guys! Nandito ako ngayon sa aming living area. Actually, living area to. Living area din yung nandun sa harap ko. Kasi, mag-aano ako, guys. I-change ko na naman yung mga nandito. Kasi, iiba-ibahin ko kasi yung mga plants. Medyo kasi yung iba umukoy na ngayon. Tapos, ipalitan ko na naman ng mga halaman na medyo kailangan ng lights. Dito kasi banda, afternoon sun siya, pero filtered. So, medyo maliwanag dito banda. Tapos, ito yung mga halaman na to. Gustong-gusto yung lugar na to. Pero yung iba dito, pwede ko na siyang ilabas or ipalit-palit ko na lang kasi merong mga halaman dito na parang gustong-gusto ng konting bright light, yung mga medyo tago na mga halaman. Yan yung ililipat ko rin. Tapos so far naman, yung mga halaman dito, sobrang contented naman sila. Tsaka medyo nag-healthy naman sila kasi nga dito sila, di ba? Iibahin ko na naman ang mga halaman na nandito. Palitan ko yung iba naman, ilalagay ko na dun sa labas sa alfresco banda kasi okay na sila. Hindi ko alam, wala akong idea kung ano yung gagawin ko. Pero basta siguro ano ko na lang, ipalit-palit ko na lang kung ano yung mga nandyan. Yan ang itsura ngayon. So, tinanggal ko pala yung freckles na nandyan, yung begonia na freckles na nandyan. Tinanggal ko, nilagay ko dun sa taas ng fridge kasi yung nasa fridge kasi medyo naghihinalo kaya nilabas ko siya. Tapos nilagay ko na lang muna dun yung freckles na begonia. Ayan yung nakikita niyo ngayon, ayan yung mga halaman na nandyan. Medyo papalitan natin yan mamaya. Tapos dito din sa coffee table, may mga halaman din na nandyan na nagpapagaling. I-change ko lang yung mga halaman. Para maiba na naman kasi, di ba, since winter, ito yung mga halaman na nandito. So, okay na sila ngayon. Pwede na silang maglumabas. Pero hindi full sun ha. Pwede silang lumabas doon. Tapos pwede din sila dito. Alam nyo naman, ganun talaga yun pag mahilig tayo sa halaman or mahilig tayo mag-design. Feeling interior designer. Kaya, ilipat-lipat na naman natin sila. So, ayan guys, samahan nyo ako. Guys, hindi ko kasalanan. Bumigay lang talaga siya kasi sobrang heavy niya na. So, ayan guys. So, kung nakikita ninyo. Naputol! Ayan, oh. Ayan. Naputol siya. Sobrang bigat na kasi guys eh. Kaya, yan na yung mangyayari. So, wala tayong magawa. Ganun lang talaga yun. Pero sayang, diba? Pero time niya na rin kasi na i-propagate siya. Kaya, tanggalin na lang natin. So, ayan guys, natapos ko rin ang paglilinis kahapon yon. Medyo na-occupy ako ng matagal-tagal kasi ang dami kong inayos ng mga halaman dito. Ang dami ko rin tinanggal. So, hindi ko na na-video yon kasi na na-video ako, wala, hindi pala naka-video, hindi pala naka-on. So, okay lang yun. So, eto na yun guys, yung mga nilagay ko ng mga halaman na nandito. Yung iba tinanggal ko, may mga nilagay ako ng mga medyo bago na. Isa-isahin natin guys kung ano yung mga nandito. So, eto pala guys, eto si Monstera Monkey Mask.
Ito yung pinaka-mother-mother plant. Yung nakita ninyo sa bathroom, yan yung cuttings lang yon. So, ito yung pinaka-mother plant na parang gustong-gusto talaga yung ano na to, yung lugar na to. Kasi nga nakakakuha sila ng filtered na afternoon sun galing dyan sa bintana. So, okay naman siya, guys. So far, tingnan nyo naman. Grabe, sobrang ano niya. Okay naman siya. So far, dito siya nakatira mga ilang months na. Tapos, lumalagpas na rin siya sa pole. Ayan, siguro lalagyan na naman natin yan ng, ano, ng yung pinakamatangkad na pole. Tapos, nilagay ko dun yung Monstera Deliciosa. Eto, Nilagay ko muna siya dyan kasi dyan siya nung last time. So, nilipat ko lang siya dito kasi tinanggal ko yung freckles na begonia. Nilagay ko dun sa taas ng fridge. Medyo may ano na siya, may mga bagong tubo na siya, guys, kung napapansin niyo. Ito, may dalawang bagong tubo siya. So, ito yung pinaka... Actually, hindi to mother plant eh. Cuttings lang din to from a mother plant. Dami ko kasi guys mga monstera eh. Kaya, ayan, gumagawa lang ako ng mga cuttings-cuttings lagi. Yung dito na banda, entertainment room sana to. Tapos may wall yan dito, guys. Pero pinatanggal lang namin kasi useless naman eh. Ayaw din naman namin ang entertainment room kasi nga... Naglagay din kami ng TV dyan. And dito naman da, syempre ang coffee table namin naging empty na kasi nga naglinis ako. Ang dami kasi mga halaman dito nung last time. Pero yung iba nilagay ko na dito kasi nagpapagaling sila. So yung din dito lang is yung variegated na hoya natin. So mga ilang months na rin to sa akin since binili ko to. Nagkatubo na siya ng sanga, ayun o. So hopefully hindi siya mamamatay kasi yung unang ano ko, variegated ko na hoya, namatay, na dedok siya. Ito yung aglaonema na parang Chinese evergreen siya na nilagay ko lang dito. Napakita ko na to sa inyo eh. So isa sa mga paborito ko to na aglaonema. Tapos ito yung aglaonema na to, nandito na yan dati. Tapos ito yung umbrella tree, hindi ko talaga siya itatanggalin kasi medyo mabigat to, guys eh. Tingnan nyo guys yung floor lamp na to. Isa't sa mga mahilig kasi ako guys sa mga floor lamp. Made of shells yan guys kung napapansin nyo. Ayan. So ayan yung mga kahiligan namin sa bahay. Singonium Tree Kings. Nakita nyo na to guys, di ba? Sobrang healthy niya na. Ang ganda niya. So, ayan si Singonium Tree Kings. Ayan, hopefully na lumaki pa kasi may kasama na siyang pole. So, ayan, di ba? Ang ganda guys, no? Napaka-bushy. So, yung baba, yung dalawang Singonium na yan, dyan na yan dati pa. Buti naman hindi sila nag-iinarte. Yung isa, eto, medyo ang tagal niyang lumaki. Hindi ko alam eh. Pero okay lang yan, nagkasunog-sunog siya oh. Pero okay lang yan, at least naman hindi sakitin. Okay naman silang dalawa. Ito naman, ito yung aglaonema din. Ano nga tawag nito? Nakalimutan ko. Nag-flower na siya oh. Hindi ko alam, nakalimutan ko yung pangalan na to. Pasensya na. So ayan, medyo baby pa siya. Pero ang dami niyang mga babies eh. Mga kababyhan. So ayan, yan yung ating aglaonema. Ito yung leopard. Ang ganda niya guys, no? Tingnan niyo, oh. Ang lalaki ng mga dahon. Ang cute niya. Meron pa ako nito sa labas, eh. Ayun naman, medyo maliliit siya. Pero medyo bushy, tignan. Ito naman kasi matataba. Tapos matatangkad yung dahon niya. Medyo maarte din to guys, eh. Kaya nasa loob siya ng bahay lagi. Tapos, pag hindi niyo na-water, pag na-underwater niyo, gaganon yun talaga. Parang, alam mo yun. As in, nawala ng buhay kapag pag uhaw na uhaw. So, gaganon talaga yan. Eto, nakita nyo na to yung Diefenbachia na camouflage na to. Medyo may kaartihan siya ng konti. Kasi, pag hindi mo siya na-water, feel mo yung ano niya, yung dahon niya na nagda-dry. So, malalaman mo talaga pag hindi mo siya natubigan. Pero okay naman siya, oh. Pero gusto niya sa loob ng bahay. Kaya, nilagay ko siya dito. Kaya, dyan na lang muna siya. Yung mga halos na mga nilagay ko dito, pero magsistay to hanggang, ano, winter. Ayan. So, dito na lang muna sila. Yung iba gumraduate na, kaya yung iba nasa labas na. Eto, yung alocasia na cupria. Eto guys, oh, tingnan nyo. Medyo ano to eh, medyo na-surprise nga ako kasi buhay pa. Usually, palagi ko silang napapatay. Pero tingnan nyo naman guys, eto yung bagong dahon niya, oh. Ito yung bagong dahon. So, ayan. Buti naman talaga. Buhay pa siya. Medyo slow growing din to, yung copria na to. Pero gustong-gusto niya lang yung lugar na to. Kaya, dito ko muna siya nalagay. Maganda kasi, hindi sila apektado ng wind dito. Hindi mahangin. Kaya, well, at least, may kahit na may fan naman. Pero, okay na okay lang. Konting breeze.
Ayan. So, tapos guys, yung eto, yung sa ating photos natin na Skindapsus or whatever sa ating photos. Tingnan nyo naman guys, nilagay ko lang siya dito kasi medyo tumatangkad na siya. Ayokong lagyan ng panibagong pole. Kaya dito ko na lang muna siya ilagay. At least nakikita ko. So, ayan guys. So, mahaba na siya. Ang haba niya na eh. Ayan o. Haba-haba na. So, hindi ko pa talaga siya nakunan ng propagation nito. Pero, okay lang. Hayaan ko na lang muna na ganito. Kasi tingnan nyo naman yung mga bagong leaves. Very healthy. No? Dito na lang muna siya. Tingnan na lang natin kung magpo-propagate pa tayo. Kasi nasa study to eh. Pero nilagay ko lang siya dito. So, ayan. Tapos yung baba natin, yung forever natin. Calodendron lemon lime na. Gustong-gusto ko talaga to. From cuttings lang din to. Dito na siya nakatira. So, dito na lang siya muna kasi hindi naman siya nag-e-enart eh. Napsin nyo guys, nilagay ko yung dalawang basket na to. Tingnan nyo, yung terno na basket natin. Ayan o, ang ganda na. So, ito, made of shells siya. Ayan. Tapos bamboo, tapos seagrass. Gagandahan talaga ako niyan sa kanya. Actually, may ano to guys, may circle. Ito yung circle niya, oh. Ito, oh. Ayan. So, ang ganda ng ano na to, ng basket na to. So, made of shells din siya. So, pareho lang siya. Ito yung anthurium. Okay naman to. Alam niyo guys, ang mahal nito eh. Nabili ko to ng medyo may kamahalan kasi alam niyo na dito yung mga anthurium hindi ganoon ka common. Kaya yun lang talaga, ganoon lang talaga yung mga presyo dito sa Australia. So, hindi katulad diyan na siguro mura na yung mga anthurium diyan. Depende sa mga anthurium, 'di ba? Pero happy ako kasi may bagong dahon na siya. Nung binili ko siya, nagkatatlong dahon siya. So, ayan. Ito yung Limerick. Liguria Lime Rick. Ayan, kasi may ano dito. May tag. Yeah, diba, merong green. Tapos, ayan, may leopard. So, eto naman yung albo. So, yung parang variegated siya. Kung tingnan nyo guys, diba, no? Tingnan nyo naman ang dahon. Ang lalaki. Ayan, ang ganda-ganda niya talaga. I know, siguro na very common to sa Pilipinas, diba? Pero dito kasi, guys, yung mga common sa inyo, medyo sensitive dito. Tapos hindi lagi available anytime. May mga season lang na lumalabas sila. As usual, nandito pa rin ang ating Hedera na favorite ko na nagkatatlong dahon na siya. So dumami na rin siya. Yung albo natin na family ng ivy, Hedera. Ayan, gumandang ganda siya dyan. So, kasi terno din sila ng ano eh, ng limerick na to. Tapos, yung ating Big Roy. Ayan, na masyadong, parang nag-ano na siya, hindi na siya nag-ano eh, lumaki yung mga dahon. Pero okay lang yan, kasi kahit na lumiit yung mga dahon niya, pero okay lang yan. Tapos, eto ang ating Chinese Evergreen na wala namang kaartihan. Pero ang ganda niya, diba? So, ayan din yung isa sa mga aglonema na paborito ko. Hindi ako naghirap sa kanila kasi parang set and forget lang sila yung mga aglonema. Kaya paboritong-paborito ko yung mga aglonema. Eto yung ating umbrella tree na dalawa sila to, diba? So far naman guys, parang lumaki naman siya. Diba? Umukay naman. Parang healthy naman siya sa tingnan, diba? No? Tapos ang variegated natin na Hoya. Tapos ang Avobata natin na Hoya din. Actually, pinalitan ko yung ano dito. Sa variegated string of pearls nandito kasi medyo nag-iinarte. Kaya pinalitan ko na lang muna siya ng Avobata na Hoya. Kasi eto ano naman eh. Nandito lang to sa study area eh. So nilipat ko lang siya dito kasi parang humahaba na rin siya. Eto yung bagong Defenbachia natin. Ayan oh. Na hopefully na mag ano din, na mag healthy. Kasi parang kakabili ko lang nito eh. So dito ko na lang muna siya ilalagay kasi para at least naman guys makita ko kung naghihinalo, at least ma-check ko lagi kung okay na okay sila. So tapos ito yung silom as usual. So nakita niyo na to, 'di ba? Yan lang halos yung mga na dito na mga halaman na nilagay ko. Ito na lang muna yung lagi nating i-check. Kasi nga may mga sensitive dito na mga halaman na ayoko na magdedo. So at least nakikita ko sila kung nandito. So ayan guys, thanks for watching. And this is Sarah G. Smith. And ingat-ingat kayo guys. Bye!